Video ka kanon eh, na ni mama. Yan, te kwarto ta. Ah? Te kwarto me, kung naman, te kwarto da Diana. Ikaw, video, te sin mo kwarto me. Ako si Pangkaduruwa. Kwarto me. Si, ay, video call mo lang. Video call mo lang. Mama mo.
parang wala. Next time po, next time niya po, hindi ko na rin masyadong ipagpipilitan yung sarili. Wala pa lang ba na? Nagtitipid ko na, Pasko na po, Pasko. Pasko na rin na. Okay lang din naman, no? Papawihin ko na lang sa iba. Kaya kung may gusto mang imbita sa inyo dyan, tatagain ko kayo. Napapasko. No, but I'm very happy to be here tonight. You know, like your Ate Sara, I saw you first na parang batang-bata ka ba, pero ngayon nag-iba ka na. May jowa ka na. Wala po, magagalit si Mami. Magagalit si Mami. Tama yun. Mga ano pa po, mga 30 years. Ah, yun. Yeah. Okay. So, 46 na ako nun. Tama yun, tama yun. Galingan mo, ha? Hindi, kasi nung nakita ko siya actually sa Idol Philippines. Ay, mali na naman yung title ko. Tama ba yung title ko? Idol Philippines. O baka yung GMA na namang title. Nakalimutan ko na sa ABS. Sensya! Now, the first time I saw her, she was this sweet little girl with the prettiest face. And I thought she was only 12. Tapos, gusto ko siya kikoy kasi feeling ko 12 lang siya. But then, when she started singing, she has this angelic voice. In the beginning, parang hindi ako masyadong naniniwala na pang-contest or although I loved your voice, I thought you had a beautiful voice, pero parang sa pakiwari ko, kakayanin niya bang makipagsabayan sa iba? But then, she is such a good girl that she listened to every little thing that I said or Vice would say or even Raul would say. And I told her after that you keep listening. And even up to now, ang laki-laki na, sobrang laki na ng pinag-improve mo, na nakukuha mo na yung atensyon ng maraming tao. Mahirap mo gawin yun, but you're able to do it. Dahil yan sa pakikinig mo sa mga nagme-mentor sa'yo. So you keep listening kasi alam mo gagaling ka pa. Mas magaling pa sa aming lahat. Kaya huwag mo na kaming kunin, ha? Hindi na nakakatuwa yun. Alam mo yun? Minimentor lang kita, mas magaling ka. Wah! Ate, wah! No, but really, I know that you've already come a long way, pero mahaba-haba pa ang journey mo. Marami pa tayong pagsasamahan, marami ka pang may experience, and my prayer for you is that you just keep on singing, just keep on listening to your mentors, and I promise you, ay nako, isa na namang big star po ang nakaharap. Kasi tayo ng title mo, kasi di ba lahat may title? May title na ba siya? Wala pa? Anong tinitle niyo? Kayo, nagpamarunong din kayo eh. Hindi, may sweetheart, something sweetheart. Philippine sweetheart. Galing po tayo kay Ate Moira. Philippine sweetheart. I think so. Iniisip ko. Ano-ano? Kailangan talaga lahat na lang pa? Pwede bang iba naman? Hindi, ha? Hindi, restaurant. Hindi, anyway, private joke. Huwag na kayo nakikialan. Hindi, but really, natutuwa po ako dahil si Zef po ay excited akong makita ka sa Araneta Coliseum. Malapit na yung paghandaan mo nito. Parang pwede ka naman. Nabukas po mag-Araneta. Grabe. Hindi. Mga kaibigan, salamat po sa supportan niyo kay Zef. Proud lang po siya ng Idol Philippines and we are very, very proud of her. And God bless you, sweetheart. Alam kong marami ka pang igagal. Ayoko na, alas na ako. Baka ako ang buhay ko dito. Bye-bye! Good night! Once again, it's Regina Velasquez! Ladies and gentlemen, your new star, 70! Yeah.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Sweet day.